threatening that is the Philippines' number one Johed. So, ang taas ng rank agad ng Johed natin dito. Eminent threat, mga kaibigan, we are officially into the game. This is, guys, the finals ng ating NXT Pro Invitational 2020. I would request na lahat ng mga audience natin, kung di nyo pa na-share yung stream, share nyo naman, kahit isang beses lang. Ipakalat nyo to sa lahat ng mga kilala nyo naglalaro ng Mobile Legends because this is a fight to be seen. Next play, Predator Solid versus Signal Ultra. Mainit, mainit talaga. So, ito yung gustong-gusto ko naman sa isang arena na support. Sobrang pasok siya sa meta ngayon kasi ang gagawin ng mga tao, gusto na ni Pryo yung either red or blue. At alam naman natin, since time immemorial, kung paunahan lang sa buff, nako, hindi mo mauna na si Lina. Oo, tol. Meron nga ang rotation dyan eh. Nakukuha ko pa yung, nakiklear ko kaagad yung blue ko, tapos nakakarating pa rin ako dun sa blue ng kabila eh. Kasi kahit hindi, kahit mabagal maglakad, kahit mabagal tol maglakad si ano, si Lina, yung arrow. Matapaya yung blue eh, mula doon sa may mid lane eh. Dati, nung wala pang Lito Wanderer na rotation. Oo. Alala ko yun sa stream mo. It's either tatama siya doon sa buff or doon sa hero. Siyempre, pag alam mo naman, may minsan nag-autopilot yung mga tao. Pag nag-clear ng buff, hindi na nakatingin. So, ito yung problema nga lang. Madaling i-pressure yung Zas. Kahit may respawn, gonna be there. Nag-ano siya, inspire yung pinili niya dito battle spell. May kontra yata dito si Yawi. May bandang baba. Pero na-corner yan si na-corner na tol. Oo, si Black dito. Wala man tayo first blood ha. Pero ayun na, Black na. Yung Graf. Gumamal pa si Ebby dito. At nawala as the exchange was done in by Hades. Dinala sa Depths of Tartarus dito si Ebby. Gumanag pa yung isang araw. At least na-kompleto naman yung kill. Double kill onto Chester Bennington. Wow. Chester Bennington. Rest in peace. Rest in peace. And mainit. Hindi numb ngayon si Chester. Yun lang ang sabi ko. Kasi lupit nung pag-aatama niya sa pana. Punishment on the Grok tapos yung second kill which was the Hades. Yes. Na horn ng Signal Ultra. Napaka-importante. Pero considering this starting drop, it won't be a surprise na yung mga trades naman magiging 1-for-1. Pero grabe yung gera. Tumalang dito si Yawi, gumulong. Walang mataya. And Sujin here will be just kiting back. Wall naman kaagad dito na ginawa ni Blank. Crit 276 mula kay H2O. Back up dito. May crit kaagad sa H2O. Baka sa emblem most likely. Kaya nga eh. Emblem most likely, no? Kahit project. Yun! Beautiful play there coming in from the wall and the ultol na ginawa ng badang doon that gives a lot of freedom ngayon sa mga taga next play Predator Solid on chunking out a good amount of health mula dito sa mid lane turret. Deconstruction Paul, gera ng gera talaga. Rhea na sumama dito, H2O takbo. Nakakuha pa rin naman siya ng kapalit mula doon sa gera ginawa ng badang. Oh my god, tol. Ang grabe yung superhero landing nung next play Predator Solid sa gitna. Parang cinematic eh. Meron sa kaliwang tumalon, meron sa kanan yung Kufra. Huli sila. Tapos naubos. Kaso nga lang, maganda sana kung swabe yung ano nila. No? Cool guys, don't look at explosions. Kasi napatay silang dalawa. Goods na sana. Nevertheless, lamang na lamang sila ngayon. 1-6. Medyo unconsidered element yung badang ha. Napansin ko lang, no? Parang di na yata nila na-account for yung possible damage na pwedeng ibugan ng badang. Not everyday na naman nakikita mo yun. Ayun ako, full combo ni Rhea dito. Parang H2O, Blazing Duet, bilang pambate, pero na-complete pa rin. The shield is on, isang tagay po. Nakatakas pa rin doon. Kaka-up lang noon, BMI ng ating Claude. Kaya naman, patay ngayon. Wow. Si paring Black, grabe. H2O? H2O, tol. Mainit to sa ngayon sa eksena. Ang daming bumabanggit dito sa pangalan na to eh. Ah, talaga? Mainit sa mata ng mga viewers natin. Be it good or bad or kung ano man ang opinion nyo. But H2O mukhang nagpapakilala talaga ngayon. Isa na ako sa mga malulupit. Ang sarap magcast ng ano eh. Ang sarap magcast ng Mobile Legends na makakita ka ng mga humahagupit na play dito. Tapos yung mga pangalan na pinapanggit mo, walang kaparehas, no? Hindi mo pala banggit dati. Kahit nga sila Chujin, nakita ko na itong gumalaw din. Kahit sila Imba DJ din, tol. Mula dito sa bago pa man sila actually naging bahagi ng organisasyon na to. Pero, ayun. I just want to get back into the running draft. They need to be very wary of that badang. Feeling ko, ano eh, unaccounted. Unaccounted yung badang whenever they do their engage. Hindi talaga laging nakikita yan sa mga laban. Yes. Gusto ko din lang dito sa Claude is 2-0-3 na siya. Bounty Hunter, 4 minutes in. Napakasaya ng buhay. Yung Tari naman, sakto lang. Tamang chin. Pero wala siyang kill. Yung Purify ba? May mini shield? Wala. Wala, no? Wala. Okay. Sa Blazing Duet lang talaga kaya nag-survive dun sa H2O. Okay. Sumundok sila. Gumera. Yawi on Trigedli. Okay. Nagdasal sa Hades dito.
pero hindi niya tinuloy. H2O BMI ing in, may BMI out siya, he will commit. So, man, tao to the side. Ayun naman ang ating badang mga kaibigan. Pero binati ka agad ng SIPA dito ang isang sultan. Let's see here as Yawi will go for the line. Diyan, hindi nahuli ang Ibon. Pero nahagip pa rin naman ang tira doon. That's gonna be the Kufra getting the kill. Although may killing spree na rin na nakuha dito si H2 to the wall. Tol, that is gonna be next play Predator. So, lead dito on a 10-5 score lead. Okay, sana. But that would be really perfect. Kung hindi sila masyadong malapit sa doon sa Tore. Hinintay lang nila si Badang. Pero, ang maganda naman sa nakuha nilang fight, napatay nila yung dalawang support. Kung isipin natin, hindi siya ganun kaganda. Parang, okay, sige, takuha nyo yung 2 kills sa support. Pero ang papansinin, ang kailangan nyo pansinin doon is nakakuha sila ng kill sa Turtle, tapos may Tore pang kasama. So, hindi man ganun ka super valuable yung kills. Like supports 4 cores yung naging exchange. Okay na rin eh kasi nakakuha ka ng Tore at Turtle. Turtle eh. Big objectives pa rin kahit isa nga lang dun eh. Kahit Turtle nga lang napaka-rewarding na eh. It does feel like sa akin ah, yes, na-save lang. Na-save yung ano, Way of the Dragon para masipa si Badang. Pero yung pasok ni Chumanta doon kanina sa mid, okay pa rin eh, no? Yes. Okay pa rin. Okay pa rin in my opinion. As in ano pa rin siya, parang it will be a disservice sa mga teammates niya kung di niya i-commit yung ano na yun, yung dive na yun. So necessary dive kumbaga. Necessary dive din talaga siya eh. Mukha lang natalo, mukha lang kasi nga binati ng ano, Way of the Dragon guys. Pero you have to understand engages in MOBAs guys na hindi necessarily namatay ka, kasalanan mo na, no? Minsan meron talaga, as long as it is for the team, as long as it is for the objective, as long as it gives you one step closer, no matter how little, no matter how small, closer to victory nga naman dito. Next play, Predator Solid with 19k sa kanilang banko. 16k pa lang ang Signal Ultra. Payaman ng payaman din si H2O. 304, hindi pa natataya, Kuya Shane. Sayang ngayon sa buhay niya. 5.6k Demon Hunter Sword na with the Raptor Machete. So, sobrang saya na ito. Feeling ko malapit na ma-full stack yata yung Raptor Machete nito at this time. Kasi baka isa na lang big minion yung kailangan din para dito sa kanyang Raptor Machete, guys. Also, take note of the threat din mula sa Zastol. Naka-Feather of Heaven na rin kompleto. And look at the damage being done there. One crowd control. Just one crowd control, no? Ang kailangan mo, if you land all those stacks in full Art of Thievery para kay ano dito, para kay H2O, kahit yung Chow, manlalambot. Mamang invade dito, H2O, Yawi. Walang depensa, Signal Ultra, makukuhaan sila ng isang blue buff. Medyo masakit para sa Signal Ultra. Sobrang importante niyan. And obviously, next play Predator. So happy with this. Transition into the Turtle na naman. Swabeng galawan mula sa next play Predator Solid. Parang lang sila dito, parang sumasayaw lang kaya Shin at kuhang-kuha nila lahat. I feel like online na tol yung ano. Online na dito ngayon yung H2O. Golden stuff namin, golden stuff na. Masyadong maaga tol, golden stuff wala pang 8 minutes. Ngayon pa lamang tayo pumasok dyan. Arrow, had it been, di magmamaasim si H2O para mag-blazing duet in. But he will go for the BMI, just get the tag of that Art of Thievery. Ay, naman! Ayun lang. Alin, lumalim. Malaki. Blazing Duet, ang sakit na. Yeah, masakit na. That's still a full stack within the Art of Thievery. Tapos may purification naman siya whenever he did that dive. Na-burn din yung purification. Parang malalim, pero you know still, na-reward pa rin. Hindi iniwan yung teammate. Hindi iniwan si Yawi. Kaya mapusin, may Zask and 2 down sa side ng Signal Ultra. Ipapwera sa yata. Di na tumama yung panas. Sakit! Nako po! Sinutok pero nakatakas. Pupush ba? H2O is here. Meron pa rin silang Nightmaric spawn. May minions pa. Hindi na nila pipilit. Masyadong maaga. Pero nakikita mo naman yung kate. At kumatok na, men. May marka na doon sa base ng Signal Ultra, tol. Nabawasan yung mismong core, di ba? Hirap nga. Tingnan mo naman, umuulan ang numero dito sa club ngayon. Whenever he shot this big damage just because of that red buff, that soul of lava, kasama yung golden staff, tol, Art of Thievery, everything that can be thrown by this guy. Pati yung unggoy niyan pwede mag-solo. Kita natin, 9 minutes in. Next play, Predator, solid. Naghihintay na lang yata ng Lord dito. Carry is at 6k lang. Endless battle lang. Tsaka Nimble Blade. Yung item. Ang hirap na to. 3 core items against 4 core ay, items. Naka-Raptor na pala. Naka-Raptor naman pala, in fairness. Yung carry. Pero carry. Endless battle on, ha? Para kay H2O dito. Not even a defensive item, tol. After the BMI, may big burst ka agad siya. Just because of that Azure Blade passive.
hindi na nga natin kailangan pansinin yung Zest na tinatrabaho natin dito. There might be a possibility that even next play Predator Solid can commit to a fight just with two members. Nako. Even si Chumanta, ang ating lover boy, Rene J. Yaman na rin. Dalawang fighter to, lo? Golden Cup, oo, yun. Fight of the century, eh. Kamao naman sa paa. Oo, pamilingon! Lumilingon pa, pabalik. Nag-Lord, lumilingon pabalik. Sinipa! Yun si Lord! Ah, yun lang. Nakakuha na siya kampi. Kaso paano sila makaka-away ngayon? Oo, nga pal. 5 seconds yan. 5 seconds yan. Dalawa mali siya yan. Tatlo minions, may mali siya nga. Hoy, only camps H2O dito. Pinambate, pero nung naka-atras siya, Blazing Duet, kasado ka agad. Tapos, camps sa may gitna. Yun na yun, tol. And this is it. Ladies and gentlemen, this game 1 will go to next play. Predator and Sony. Just like that. Nasalisyan sila doon? Sa may babae, no? Weird eh. Nabakomit sila para doon sa kill doon kay Samantha. Si